Bukod po sa Senate President, hindi na rin nakatiis itong si Senator Cheese Escudero dito nga kay Bato de la Rosa. Palabas ang ginagawang hearing at investigasyon na itong si Bato. Una pa lang, siguradong alam na niya na walang patutunguhan ito. Sabi na itong si Senator Cheese, at some point in time, we have to rein in kung hanggang saan lang. Mahirap naman po na kada pangalan, ito yung matindi ah, kada daw pangalan na babanggitin ay gagawin nating depende rin yung pandinig kung itutuloy or pagdinig kung itutuloy pa o hindi. Dahil kada daw pangalan na babanggitin dyan sa investigasyon na yan or tungkol nga sa PIDEA leaks, lahat daw ng pangalan na bababanggit ng mga resource persons dyan at mga iniimbestigahan nga, mga ipinatatawag, ay sila naman ang ipapatawag sa susunod na investigasyon. Walang katapusan yan. So talaga nakakatawa na po itong si Bato. Ang tibay niyang sikmura. Talaga po bang hindi kayo nahihiya? Sige, huwag kayong mahiya sa taong bayan. Dahil siguro naman ay naniniwala pa rin kayo na yung taong bayan ay madaling mauto. Marami sa mga kababayan natin ang napaniwala niyo at nauto niyo. Pero hindi ba't mas nakakaya na yung mga kasamahan niyo sa Senado ay ang baba na rin ang tingin sa inyo? Kulang na po kayo sa dunong at kaalaman. Ganito pa ang ginagawa niyo. Nga naman, sabi dito, Maharlika, the number one protagonist character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said to herself, so do we wait and keep this hearing open? Bakit kailangan daw na ituloy itong hearing na ito kung talaga namang wala nang kabuluhan, aksaya ng oras, pera, resources, at kung ano-ano pa. Pera ng taong bayan po, ah. Ayan. Tapos yung mga bagay na dapat paimbestigahan talaga, yung mga bagay na totoong may kabuluhan at dapat paimbestigahan, katulad ng agreement or gentleman's agreement na ito si Digong, katulad ng pag-imbestiga dati, sa mga kaso ni Kibuloy, sa mga akusasyon laban kay Kibuloy, o di ba matindi namang kumontra itong si Bato de la Rosa at si Mr. Robin Padilla? Nakikita natin ano ho, na talaga bang sinasadya na itong mga damuhong ito na kung ano yung importante ay siyang ayaw namang panigan at yung mga walang kabuluhan na ganitong klaseng investigation ay siya namang gustong pagtuunan ng pansin. Kung may utak ba naman, ano ho, sadyang nawawala siguro talaga ang dunong at utak ng mga katulad na ito dahil nagpapagamit, nagbububuhan, nagtatanga-tangahan, nagkukunwari, nagmamaang-maangan para sa mga idolo nila. Ay matindi yan. May sayad kayo. Kayo ang totoong may sayad. Dahil karamihan sa mga to, mga nasa kampo ni Duterte, abay inaakusahan ngayon si Trillanes na kuno ay may sayad. Na kuno ay crazy. Ah, diba? Katulad ni Roque, katulad na itong si Banatbay, na irrelevant daw si Trillanes at huwag daw tayong maniwala. Pinapansin nyo rin, oy, dahil alam niyo sa sarili niyo na mananagot kayo. Napakasaklap niyan. Tignan natin itong kay Cheese Escudero. Balikan natin. Senator Francis Cheese Escudero fires a question to Senator Bato de la Rosa after the latter announced that he will be holding another hearing next week during his third inquiry into alleged leaks within the Philippine Drug Enforcement Agency or yung PIDEA leaks nga na yan. And take note, ang kanya namang mga ipapatawag ngayon ay yung mga nabanggit na pangalan nung nakaraang hearing. Nako, hindi na ako nanonood masyado ng mga ganyan. Sayang talaga sa oras. Ano ho? Alam naman natin na talagang walang patutunguhan itong mga ganitong klase dahil ang namumuno sa hearing na ito ay walang alam.